kaibigan, nandito na naman po ang inyong abang lingkod na si Juan Masipag upang magbahagi ng kaunting kaalaman base sa aking karanasan bilang isang hotel mentor. Ngayon po ang ating gagawin ay isang split type aircon na may error na EC. Hindi po natin pwedeng gawing mag-isa ito dahil kailangan po natin ng kasama. Tatawagin po natin ang ating kasama si Ellie upang tayo ay tulungan sa ating gagawin na aircon na may problema ng EC. Ito po ang ating kasama si Ellie na ating magiging katuwang sa ating paggawa sa split type aircon na ito na may error na EC. Ang EC error sa Medea Inverter Split Type Aircon ay nagsasabing may refrigerant leakage detector error o sumisingaw ang refrigerant at pwede ding faulty PCB board ang nagiging dahilan ng malfunctioning nito. Ang una po nating gagawin ay hanapin kung saan po ito sumisingaw. Ngayon po ay gagamit po tayo ng smart sensor. Ito po ay isang aparato na tinatawag na refrigerant leak detector. Gagamit po tayo nito para hanapin po natin ang leak. Binubuksan po rito, i-on po natin. I-adjust po natin sensitivity. Yan po. Yan. Pag tumunog po, ibig sabihin may leak. Yan po, may leak po. Tumunog po. May leak po yan. Ngayon po ang isa pa pong paraan para malaman po natin ang leak ay ang tinatawag na bubble test. Kukuha po tayo ng samot. Ito po ang tinatawag na bubble test. Titingnan po natin kung mabubula. Yan po, bumubula po. Ang isa pa pong paraan upang malaman natin kung may leak ay ang paggamit po natin ng vacuum pump. Tayo na po at subukan po natin gumamit ng vacuum pump. Ngayon po, ituturo ko naman po sa inyo ay kung paano malalaman kung may leak ang sistema sa pamamagitan ng vacuum pump. Kakabit po natin ang vacuum pump. Kakabit po natin ito. Kabit po natin dito. Katapos po, ito pong low side ay kakabit natin dito. Ito po. Ito. Kakabit po natin dyan. Katapos po, pag nakakabit na po ito dyan, paandarin po natin ang vacuum. Paandarin po natin. Ang vacuum po, yun po, nasa 0 ngayon. Babaluwa po sa 30 HHG. Yun po, pagka umapunta po sa 30 HHG, ay isasarado nyo po ito. Isasarado. At yun po ay mananatili sa 30 HHG. Mananatili po yun. Coach, papatayin niyo po ang vacuum pump. Dapat po manatili sa 30 HHG. Pag nanatili po sa 30 HHG, ibig sabihin po, wala pong leak. Pagka po pinatay niyo at pumunta sa 0, ibig sabihin po, may leak po. Pag bumalik po sa 0, nawala na po siya sa vacuum. Yan lamang po. Ganyan lamang po ang pag-test sa isang unit kung ito ay may leak sa pamamagitan ng vacuum pump. Check po natin ito kung bakit nagli-leak. Okay. Mga kabayan, kakapsat, kasangkayan, ito po pala ang dahilan kung bakit ito ay nagli-leak. Ngayon po, mga kabayan, ay gagawin na po natin ito. Gagamit po tayo ng clearing tools na isa sa mga pangunahing gamit ng isang HVAC technician. Yan po ang dahilan kung bakit nagli-leak.
Yan, okay na, bago na, bago na. Okay na, bago na, oh. May nasing old dyan, eh. Ang brahe. Sampo natin. Sagat na. Alagay kong umikot lang yung ano, yun, tapos kulang talaga. Alagay ko kulang talaga. Kasi nga, umikot din pa lang. Ngayon po ay kakargahan po natin ang prion. Baliktad po natin. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, pag magkakarga po tayo ng prion, ay dapat po naka-on po ang ating aircon. Kulang yata sa... Yan po. Nakakargan po na. Dadagdagan po natin. Pero bago po natin dagdagan, pasingawin po natin para matanggal yung moisture sa loob. Dahil meron po tayong tinatawag na atmospheric pressure na nagkocontain ng mga moisture. Pasingawin po natin. Ngayon po, kakargahan na po natin. Pipihitin po natin dito dahan-dahan po. Balik. Nasa 100 po. Kulang pa po. Ganyan po. Dahan lamang po ang pagkakarga. Ligan po natin. Dahan niya. Ngayon mga kabayan, tapos na po natin kargahan ng prion. Ngayon po, ay susubukan naman po natin pandarin ang ating evaporator. Tingnan po natin kung magkakaroon pa ng error na EC. Mundar na po. Tingnan po natin. Bigyan po natin ng ilang minuto upang malaman po natin kung magkakaroon pa ng error. Makalipas ang 20 minuto. Yan po, nakalipas na po ang 20 minutes. Wala pong error. Naayos na po natin ang problema na error na EC ng aking kasamang si Ellie. Muli po ay nagpapaalam po kami. Hanggang sa muli. Bye-bye.